أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والحمد لله mga kapatid, mga anak at mga mami na nakikinig ngayon. Welcome po sa ating Heart to Heart Talk dito sa Dr. Kakasali. Anyway, bago po natin pag-usapan at sabihin kung ano yung question ng isang kapatid, nakakita na ba kayo ng isang tao na napakasipag, napakagaling, sobrang mapursige, and then umaman sa buhay, nagkaroon ng magandang pamumuhay, magandang bahay, and then lahat ng kayamanan niya, hindi pinagkatiwala sa bangko, nilagay sa vault sa loob ng bahay, and then isang araw, pagdating niya sa bahay, kasama sa mga nasunugan ang taong ito. Gaano kasakit, no? Sa taong ito na masunog ang lahat ng pinaghirapan niya at tayo mismo na nakikinig at pwedeng makakita sa senaryong ito, ano yung mararamdaman natin mga kapatid? Mga kapatid, ang ating topic ay very related po sa sinabi ko. Ito po ang magiging kahahantungan ng mga taong inggitera. The moment na inggitera ka, the moment na insecure ka, the moment na ikaw ay nakakaramdam ng sa maranaw, kapakariit, kapakasiig, kapakatipo, then automatically, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakumul hasanat hasanat kama taakulun narul hatab. Pakaingatan ninyo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang inggit, sapagkat ang inggit ay nilalamon niya ang kabutihan ng iyong puso. Nilalamon niya ang iman sa iyong puso, katulad ng pagkain ng apoy sa lumalagablab na dry wood. Yung isang kaul ay sa lumalagablab na grass, di ba? So nakakita na ba kayo ng mga bush fire recently sa Turkey, sa Australia, kung gaano kabilis lamunin ng apoy ang grass sa forest. Ganon kapatid, ang mangyayari sa'yo kapag ikaw ay inggitera. Ito po yung ating katanungan bago natin pag-usapan sa loob ng 10 minuto. Sabi niya, Kakasali, tulungan niyo po ako dahil nararamdaman ko na naiinggit ako sa aking panganay na kapatid. Dahil po siguro sa ang aking nanay ay masyadong favoritism sa ating aming magkakapatid at mas lalo niyang binibigyan ng pabor ang aking ate. Please Kakasali, tulungan niyo po ako. Subhanallah. Ulitin ko lang mga anak, mga mami, mga sisters and brothers, ang ating topic ay gaano kadelikado ang pagiging inggitera. Dalawa lang po yan. Either ikaw ang kinainggitan, muhasid. Ano yung muhasid? Siya yung napakadami ng naaman ng Allah subhanahu wa ta'ala or ikaw yung hasid. Wana'udhu billah, ikaw yung inggitera. Mga kapatid, paano natin malalaman at matatanggap, no, sa ating mga sarili? Paano ka magiging aware na ikaw ay inggitera? Kasi po pwedeng inggitera ka pero ayaw mong tanggapin. Dakila kang pretender. Ay, hindi ako inggitera, excuse me. Yung pala, nako, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tinutupok na ng inggit ang kabutihan ng iyong puso. Una, ano kapatid ang mararamdaman mo kapag nakita mo yung pinsan mo o di kaya kahit na sinong Muslim na nakikita mo ang kamag-anak mo, ang kaibigan mo, ang kapatid mo na nagiging successful sa kanyang pamumuhay. Na halal ang kanyang negosyo, halal ang kanyang trabaho sa opisina, nagsikap mag-aral, and then binigyan ng barakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagsisikap at unti-unting umaangat ang kanyang pamumuhay. Kapatid, nakakaramdam ka ba ng kaligayahan sa kapatid na ito? Masaya ka ba sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa kapitbahay mo na binibigyan ng Allah ng baraka ang kanyang effort? Dahil kung ang iyong pakiramdam ay para kang, it's like, sabi nga, you feel like so upset, naiinis ka, parang may apoy sa puso mo na hindi mo ma-explain, tearing you down, no, itong success na nararamdaman ng kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, it's like tearing you down, then automatically inggitera ka, right? Inggitera ka kapatid, right? At nakakatakot, baka ingatan mo ito dahil itong inggit na ito na nararamdaman mo sa tuwing may nakikita ka na mas maganda kaysa sayo, mas matalino kaysa sayo, mas malaki ang katungkulan kaysa sayo, no, mas yumayaman kaysa sa'yo, anak, nagiging blinded hatred ito. Biglang nakakaramdam ka ng galit
na wala namang kasalanan sa iyo ang taong ito, di ba? Bakit? Kasi dahil yung mata mo ay naka-focus lang sa kanya. Para kang NBI, para kang FBI, na lagi mo siyang fina-follow sa Facebook. Oh, ano na naman ang bago niya? Anong bagong damit ang suot niya? Anong bagong sasakyan? Gaano kaganda ang kanyang bahay? Di ba? Mayroon ba siyang tarpaulin all the way from Baluy to Marawi City? Di ba? Ya Rabbi lakalhamd, no? Pag yan, kapatid, nakakaramdam ka ng galit, naiinis ka, di ba? Naiingit ka, ingitera ka, kapatid. So, be aware at akulayakan. Dahil ito ay mag-uumpisa lang sa, sabi nga nila, yung inggit daw, lahat tayo nakakaramdam ng inggit. Walang tao na hindi nakakaramdam ng inggit. Kasi ito tayo, we want, wahubul khairi lashadid. Talagang ang fitra natin ay gusto natin ng maganda. Gusto natin ng anything that is beautiful and attractive, di ba? Yan ang ating fitra. At ang inggit daw, kaya kailangan mong maging aware kung inggitera ka dahil ito ay nag-uumpisa lang sa scratch. Right? Yung parang kinakati ka lang, no? Nararamdaman mo lang yung kati and then biglang in-scratch mo and then hindi mo na mamalayan, kating-kati ka na and then nagkakaroon ka na lang malaking sugat sa iyong katawan. The same at akulayakan, ang inggit na nararamdaman mo ay parang apoy, na lahat ng apoy na napakalakas ay nag-umpisa sa sparks, di ba? At dahil pinabayaan mo siya, no? Wala kang pakialam sa nararamdaman mo na inggit and then biglang naging apoy ito na tinupok niya ang kabutihan ng iyong puso na pwedeng maging dahilan para maubos ang lahat ng kabutihan na mayroon sa puso mo, lahat ng fitra na nasa puso mo na kabutihan, pati ang iman mo ay tutupukin ng inggit na ito. Kaya iyakumul hasad, pakaingatan at akulayakan ang inggit. Ito ay nag-uumpisa sa how to be you, di ba? Fina-follow mo siya sa Facebook. Diba? Tapos, ay sana maging katulad ko siya. And then eventually, nakaramdam ka ng insecurities. And then, from insecurities, nakaramdam ka ng comparison. Kinukumpara mo na yung buhay mo sa kanya. Bakit mas marami ang biyaya niya? Bakit ako hindi? Lahat naman kami nag-aral ng law. Bakit siya pumasa? Mas matalino naman ako kaysa sa kanya. Bakit mas naging sultan siya? Samantalang ako yung may karapatan na maging baiyalabi. And so on and so forth. Mga anak, itong hasad na ito ay tinatawag ng ibang ulama na eye monster. Di ba? Dahil, bakit siya monster? Dahil nakakagawa ka ng kasamaan doon sa mga taong kinaiingitan mo and at the same time, ang pinakamalaking kasamaan na nagagawa mo, hindi mo na mamalayan, the worst situation, ikaw mismo ang natutupok o nasisira ng inggit na ito. Right? So, bakit sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na apoy? Dahil ang apoy, kung mapapansin mo, lahat ng dadapuan niya, lahat ng magiging katabi niya ay sisirain niya. Wawasakin niya, lalamunin niya. Pero pagkatapos mabuo ang napakalakas na apoy, then eventually, siya rin mismo ang papatay sa kanyang sarili. So very dangerous dahil ikaw na inggitera, hindi mo na mamalayan, sinira mo ang buhay ng kinaiinggitan mo, binakbite mo, nagalit ka sa kanya, winasak mo, inislander mo para lang ibagsak mo siya, sinira mo ang kanyang career dito sa mundong ito, pero ikaw anak, sinisira mo ang pagkatao mo, sinisira mo pati ang kinabukasan mo sa kabilang buhay. So, maging very aware tayo sa inggit na ito dahil hindi ito maganda, mga kapatid. Okay, ano ang resulta kapag ikaw ay inggitera? Right? So, ang topic natin, the most evil disease. No? It is really a monster. First, at akulayakan, kapag hindi mo tinanggap na ikaw ay inggitera, kapag hindi mo nilabanan ang inggit na nararamdaman mo, i-conquer ka ng inggit na ito. Diba? Either you will defeat the envy, or that envy that you feel will defeat you, right? So unang-una at akulayakan, you will never be happy. Kapag inggitera ka, fa wallahi al-adhim, you will never be happy. Right? Hindi ka kailanman magiging masaya dahil sa tuwing nakikita mo yung mga taong kinaiinggitan mo, sa tuwing makikita mo yung kamag-anak mo, kaibigan mo, na mas pinagpalan ng Allah na yung apoy na nararamdaman mo na kasamaan, na winawasak niya ang iyong inner peace. So, walang happiness. Right? It's like burning you inside. Kahit sa research ng mga psychologists, lahat ng mga taong inggitera, hindi sila napakaliit ng tsansa na hindi sila masaya dahil lagi silang nabubuhay sa comparison. Pangalawa at akulakon, kapag ikaw ay inggitera,
it is very scary dahil nga para siyang apoy na tinutupok niya, sinusunog niya, winawasak niya ang iyong kabutihan, yung ang iyong pagkatao, right? So pakaiwasan to anak, kasi sabi ko nga ikaw yung pinakamalaking biktima. No, akala mo ang biktima yung kinainggitan mo. No, actually hindi sila yung biktima. Ikaw ang pinakamalaking biktima na inggitera dahil ikaw mismo ang nagwawasak sa iyong sarili. Hindi mo lang akala mo ang winawasak mo na yung ibang tao, yung pala ikaw. Okay, example. Yung ang unang kasalanan sa langit ay inggit. It's not kibar. Bakit? Kasi yung isa na rin ko na lecture, nung gawin daw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Adam alayhis salam, actually it's a form of statue. Right? And we all know that Shaitan is a worshipper. Right? Yung kanyang iman is sobra o maapaw. Pero nung makita niya na may nilikha yung Allah na beautiful, beautiful statue, wala pang soul ang Adam alayhis salam, hindi pa binublow ng Allah yung ruh ng alayhis salam, ng Adam alayhis salam, then yung Shaitan daw na wala siyang ginawa kundi everyday umikot, no, at tingnan mula ulo hanggang paa ang Adam alayhis salam. At lagi niya sinasabi, "Who are you? Sino ka? Bakit napaka ang iyong ang pagkakalikas sa iyo is so beautiful. It's like you are better than me." So isipin mo, hindi pa siya nagiging tao, gumagawa na siya ng napakaraming evil sa kanyang utak. Subhanallah. So yan ang pinakaunang kasalanan sa langit na naging kibar, kasi nga daw si Yabang ay kakambal ni Inggit. So kaya ito ay nagka-create ng transform you into a monster dahil ang Shaitan nakalimutan niya yung kanyang iman, pagmamahal sa Allah dahil lang sa kanyang inggit na naramdaman sa Adam alayhis salam. Ito din ang naging dahilan para makalaya siya sa paraiso. Next, sa takulayak na sabi ko, it will transform you into monster, into evil, is katulad ng Kabil at saka ng Habil. Paano pinatay ni Kabil ang kanyang kapatid na si Habil? Only because he want to compare everything to his brother. It said, wait lang muna, napakaitim mo, napakatiswi ko. Bakit yung sacrifice mo tinanggap ng Allah? Bakit hindi tinanggap ng Allah yung sacrifice ko? And then another test, wait lang muna, bakit ang Allah gusto niya mapangasawa ko is yung kapatid mo na maitim at ikaw na napakaitim ang mapapakasalan mo is yung kapatid ko na babae na maganda. So a lot of comparison to the point na napuno na siya ng kanyang insecurities na, and then ano nangyari sa kanya? It transformed him into a monster. Dumating sa punto na napatay niya ang kanyang kapatid. Katulad din at akulayakan ng mga kapatid ng Yusuf alayhis salam, hindi nila matanggap na ang Yusuf ang pinaka pogi na anak ng Yusuf alayhis salam. Hindi nila, na Yaqub alayhis salam, hindi nila matanggap na siya yung next na prophet. Anong ginawa nila? Dumating sila sa punto na hindi lang nila itinapon sa whale ang Yusuf alayhis salam. Kung hindi, nagplano pa silang patayin ang Yusuf alayhis salam only to stop the prophethood. Right? Pero at akulayakan, alhamdulillah, dahil sila ay nakapagtawba. So meaning, my dear, pakaingatan ng inggit dahil sa totoo lang, it will transform you into a monster. It is really sobrang nakakatakot. Diba? So anong gagawin natin para mag-end tayo? Protect yourself from injury. Paano gagawin mo? First, be aware, no? Kausapin mo yung sarili mo, maging aware ka kung nakakaramdam ka ba ng upset, nakakaramdam ka ba ng galit, ng hatred doon sa mga tao mas magaling sa'yo. So pag yung nararamdaman mo, meaning at takulayakan, inggitera ka. Pangalawa, pag ito nakita ng Shaitan na yan yung nararamdaman mo, Shaitan will ignite and inspire that evil feeling of yours, and then pwede kanyang gawing something so evil. So fight your hasad, fight your envy. Labanan mo ito. Hindi po pwedeng i-entertain mo ang waswas ng Shaitan. Wallahu ghalibun ala amrihi. Dahil kahit na ipagpatuloy mo ang inggit na ginagawa mo sa kapatid mo, kaibigan mo, kahit na siraan mo pa siya, kahit na magplano ka pa ng napakasama katulad ng ginawa ng mga kapatid ng Yusuf alayhis salam sa Yusuf, anong sinabi ng Allah? Wallahu ghalibun ala amrihi. Walang makakapigil, no, sa mga plano ng Allah, because Allah, you know, move into a very mysterious way. So hindi mo mapipigilan ng ni'ama ng iyong kaibigan, ng iyong kapatid, ng iyong kamag-anak. So fight your inggit.
dahil hindi mo naman mapipigilan ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ikaw ang kawawa, ikaw ang hindi makatulong, ikaw ang nabubuhay sa blinded hatred. So at takulayakan, tigilan mo na yan. Next, at takulayakan, patiently wait for your time. No, wag mong bilangin, no? Wag mong bilangin ang biyaya ng ibang tao. Bilangin mo ang biyaya ng Allah at hintayin mo kung kailan darating ang umaga sa iyo. Hindi naman habang buhay ay tagdilim. Hindi habang buhay ay gabi, 'di ba? Hindi habang buhay ay puro problema. Maaaring tag-araw ng kaibigan mo, ng kapatid mo, pero kinabukasan darating naman ang gabi sa kanya at ikaw naman ang magkakaroon ng liwanag. Katulad, no, I was really amazed nang tingnan ko yung lineage ng mga kapatid ng Yusuf alayhisalam. Isipin mo, walang naging descendant ang Prophet Yusuf na propeta. Pero yung kuya niya na si Yahuda na pinaka number one na kaaway, na galit kay Yusuf alayhisalam, sa kanya nang galing ang Daud alayhisalam, Sulaiman alayhisalam, at ng Jesus Christ alayhisalam. Si Lawe, yung kanyang kapatid na mabait sa kanya nang galing yung descendant ng Musa alayhisalam at ng Harun alayhisalam, Zakaria, Yahya. Subhanallah. At ang Benjamin, sa kanya nang galing ang Yunus alayhisalam. So meaning, maaaring taggabi sa iyo ngayon, pero kinabukasan kung ikaw ay magsasabar at makikita ng Allah na lalabanan mo ang inggit na nararamdaman mo, hindi imposible sa Allah na bukas makalawa, magkaroon ka ng mas magandang buhay kaysa sa kapatid mo or sa kinainggitan mo. The last one is, magdua tayo at takulayakan, no, na ano yung dua? Allahumma zid wa barik, kapag nakakaramdam ka ng inggit, ya Allah, dagdagan mo pa yung biyaya ng mo sa kanya, di ba? And then, anong sasabihin mo pa? Idua mo yung Allahumma gfirli wal ikhwani lalladina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina gilla lilladina amanu. Oh Allah, patawarin mo ang aking mga kapatid, ako at yung mga naunang mga kamusliman, wala taj'al fi kulubina gil, wag mong lagyan ya Allah ng gil, ng hatred, ng inggit, ng insecurities ang aking puso sa mga kapatid ko na mananampalataya. Walang imposible at takulayakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then the last one is, ask Allah for His fadl. Wala tatamannaw mafadl Allahu bihi ba'dukum ala ba'd. Huwag nating i-wish yung mga ni'aman ng Allah sa ibang tao. Was Allahu min fadlik. Instead, ask Allah for His, for the fadl. So anyway, at ako liyakan to conclude, lahat tayo ay pwedeng makaramdam ng inggit. Walang free sa nararamdamang ito. Kailangan lang ay labanan natin, no, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sobrang nakakatakot ang inggit, dahil ito ay parang apoy na nilalamon niya ang kabutihan ng ating mga puso, parang apoy na nilalamon niya ang ating mga iman, and it will turn you into a monster like Qabil, how he killed his own brother, wa na'udhu billah, like Shaitan, kung paano siya in-expelled ng Allah sa paraiso dahil lang sa inggit na naramdaman niya sa Adam alayhisalam. So hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng kalbun salim. Ang kalbun salim ay walang nararamdaman na inggit, walang nararamdaman na kibar, walang nararamdaman na galit sa kanyang kapatid na Muslim. At naway, i-purify ng Allah ang ating mga puso. Allahumma amin, Allahumma amin. Kung may nasabi po kung maganda, it's all from Allah. Walillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.